bakit ngayon yun ang sinabi sa akin to? Ang dadayaan nyo talaga eh! Abok, hindi namin ginagawa to para pahirapan ka. Eh, anong tawag mo dito? Hindi naman mahirap ang pinapagawa namin sa'yo, Abok. Nagiging mahirap lamang dahil marami kang dapat baguhin sa iyong sarili. Yan ang hirap sa inyo eh. Inuunan nyo pa ang ibang tao. Yan si Repos Akash. Mas tinuring nyo pang anak kaysa sa akin. Mali ka, Abok. Baka ang sabihin mo, mas tinrato niya kaming magulang kaysa sa'yo. Ang ibang tao, pangit o hindi, mas iniisip nyo pa kaysa sa akin. Kaya hindi nyo ako masisisi kung ganito ako kasama. Maaari mong isisi sa amin lahat, Abok, ang lahat ng iyong hinaing sa buhay. Pero mananatili pa rin ang katotohanan na kailangan mo na magbago. Dahil malapit na ang 18 kaarawan ng iyong anak. Kaya tuparin mo na ang lahat ng iyong sakripisyo. Lorenzo, si Imang. Pablo, alam mo kung akit ka lang ng ligaw kay Imang, siguro mas maganda umuwi ka na. Lorenzo, di ba sabi ko sa'yo patas na ang laban? Hindi mo na ako maharang kay Imang. Hindi naman kita hinaharang eh. Pero sa tingin ko ngayon, talunan tayo pareho. Ha? Kay Luke? Hindi eh. Kay Repos Akash. Sino naman yun? Bagong manliligaw ni Imang. May bagong manliligaw si Imang? Kung sabihin, mas pogi pa sa atin yun. Hindi. Kung itsura lang, eh wala akong kalaban-laban sa inyo. Pero hindi yun ang labanan. Kundi kung sino ang tunay na nagmamahal kay Imang. At palagay ko, wala sa inyong dalawa yun. Sinta, hindi. Hindi na. Ay, naku, Antonio! Alam mo bang napakahirap bilhin itong mga gamot mong to? Alam mo bang pumunta pa ako sa kabilang... May problema ba? Antonio, anong gusto mo sabihin? Wala. Wala, hindi. Kalimutan mo na lang yun. Nako, mabuti pa kumain na tayo. Alam mo, tumagutom na ako. Diyos ko, ang layo ng pinagbilang ko nito sa kabilang bayan pa. Ano ba to? At sino tong pangit na to na akala mong sino umasta? At, okay ah, pa-costume-costume pa to ah. Pablo, siya si Repos Akash. Galing siya sa Naabukak, kung saan nanggaling ang mga lolo at lola ni Imang. Kahit sino ka pa, ang lakas ng loob mo sabihin na wala sa amin na talaga nagmamahal kay Imang. Huwag mo sabihin ikaw. Ako nga. Eh bakit mo nga naman nasabi na wala sa amin na nagmamahal kay Imang na tunay? Dahil makasarili kayo. Hindi nyo alam kung paano magsakripisyo para sa kaligayahan ni Imang. Kaya ko. Mas kaya ko rin. Eh, kung ganun, hinahamon ko kayong dalawa. Ano paghahamon yan? Ipakita natin kay Imang kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Kung sino ang pipiliin niya, yun ang nagmamahal sa kanya. Kukula ko dyan. Mas kukula ko dyan. Pinapakita ng tatay ko. Ay, nandiyan pala si Imang! Ano pa sa akin? Iwari pa kayo! Alam ko naman talaga ng
nagpapakinig kayo dyan eh. Hindi naman, anak. Ikaw naman. Masama ba naman yung aming mga obserbasyon? Oo. Bakit? Hindi ka ba natutuwa sa mga pinagagawa ng tatay mo? Oo. Hindi. Dahil hindi naman ho totoo eh. May pag-asa pa bang bumait ang tatay ko? O eh, bakit naman? Hindi ka ba naniniwalang magbabago ang tatay mo? Hindi ho. Ano naman ang malay mo? Baka naman kulang lang sa pagmamahal at pansin ng ama mo. Kaya siguro kung pagpapakitaan mo ng kabutihan, makakatulong ka sa kanyang pagbabago. Kapag ang demonyo, kinakitaan niyo ho ng kabaitan, lalo ka lang niya iisahan. Alam mo anak, naiintindihan ka namin. Kaya lang meron tayong kasabihan na, why don't you give him the benefit of the doubt? Yes, and why don't you give love on Christmas Day? Ay, ganon. Tama. Tama. Ay, tama. Tama, anak. Kasi magpapasko na. Ayoko nga pa. Merry Christmas! Madali lang naman ho para sa inyo magsalita ng ganyan. Dahil hindi naman ho kayo paulit-ulit pinagtangka ang patayin. Anak, ikaw pinagtangkaan. Kami pinatay. Pero kaya namin magpatawad. Sana maranasan niyo lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa mga kamay niya. Naku, eh mga sisters, parang may points imang dun ah. Hindi, masama lang ang loob niyan. Kaya ganyan magsalita. Sister Marcelina, ikaw ba naman isipin mo, ikaw yung kinaladkad sa kabayo? Oo nga! Pagkatapos, ilalaglag ka pa sa kampanaryo! Oo nga! Tapos mahuhulog ka sa bangin. Oo nga! Oh, diba? Mahirap. Ate, bakit hindi ka muna kumain? Hindi ako nagugutom. Ano ba kasi ang problema mo? Huwag mo nang alamin, Lourdes. Baka magalit ka lang sa akin. Bakit naman ako magagalit? May kinalaman ba to sa akin? May kinalaman ba to kay Antonio? Nagkabalikan na kayo? Kasalanan ba yun? Ate, hindi pa hinihiwalayan ni Antonio si Asita. Laking ang problema ito. Nakikita ka lang ayaw ko. Mukha ba akong nag-i-enjoy? Bakit? Ha? Pinakaparusahan ka ba ng mga madre? Nilang lahat kami. May dagdag pang pahirap. Ano? Kailangan ko rin matupad ang lahat ng aking sakripisyo bago mag-edad 18 si Imam. Oh! Hindi ba malapit tayo? Dalawang linggo na lang. Yikes! Pwede sa babo, pakalam. Kung hindi mo matupad ang lahat ng sakripiso yun bago dumating ang takdang oras. Madidinig ni Pablo, no? Ay, oo nga pala. Hindi niya kayo naiintindihan. May ipapagawa ko sa inyo. Anong ipapagawa mo sa amin, Imang? Gusto ko lapitan niyo si Pablo. Pakinggan niyo kung ano dinadasal niya.
Bakit mo naman gustong malaman kung anong dinadasal niya? Wala lang. Gusto kong malaman kung ano nilalaman ng kanyang puso. Yun lang pala eh. Madali lang yun. Tara, kaibigan! Salamat. Panginoon, tulungan niyo ako makita ang tamang liwanag ng pag-ibig. Gusto kong mahalin si Imang pero hindi ko alam paano. Humihingi po ako ng tulong sa inyo. Ano pong dapat kong gawin? At ano pong dapat kong sabihin sa kanya? Ate, ba't hindi mo kong usapin si Jacinta? Alam ko galit siya sa akin, Lord. Pero karapatan pa rin niyang malaman ang katotohanan. Sabihin sa kanya. Bakit hindi mo kaya sabihin? Dahil nagigilty ako, Lord S. Kasi alam mo mali ang ginagawa mo. Lord S, nagmamahal lang ako. At mahal ako ni Antonio. Mali ba yun? Mali, ate. Dahil may biktima ang pagmamahalang yan. Lord S, dati naman ako ang nasaktan. Ate, hindi naman gantihan ito. Eh, hindi mo kaaway si Jacinta. Kung hindi mo kayang sabihin sa kanya ang totoo, ako magsasabi para sa'yo. Lourdes, hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko. Ate, naiintindihan kita. Pero kaibigan natin si Jacinta. Alam mo kung tutuusin, dapat nga ako ang manumbat kay Jacinta, di ba? Dahil inilihim niya sa akin na buhay pa si Antonio. Eh, pero hindi ba si Jacinta rin ang may kagagawan at gumawa ng paraan para magkita kayo muli ni Antonio? Pagkatapos ng maraming taon, Lourdes. Ate, so hihintahin mong umabot ng maraming panahon ang panlulokong ginagawa niyo kay Jacinta. Hindi namin siya niloloko. Kung magkabaliktad ng sitwasyon nate, anong mararamdaman mo? Bakit mo ba siya kinakampihan, Martes? Hindi ko siya kinakampihan, ate. Pero sa totoo lang, wala namang ginawang kasalanan sa'yo si Jacinta o si Antonio para gawin mo yan sa kanila. Katulad mo, karapatan din niyang malaman ang katotohanan. Dinadasal ni Pablo? Naku, Imang, oo! Dinig na dinig namin! Ano daw? Pinagdadasal niya na sana daw ay ipakita sa kanya ang tamang liwanag. Tamang liwanag? Nang ano? Nang pag-ibig! Ano pa, ano pa? Gusto ka raw niyang mahalin! Pero hindi pwede dahil pangat ako na si Bernadette lang ang pwede niyang mahalin. Hindi, no? Ikaw daw ang mahal niya. Ako? May ganun ba? May sinabi ba talaga siya? Oo. Sabi pa niya, sana mapatawad mo na siya kasi mahal na mahal ka raw niya talaga. Kahit ano pa ang itsura mo. May sinabi ba talaga si Pablo ng ganun? Maniwala ako sa inyo. Sa unang pagkakataon, malaya ako ng umuhi ng tahimik. Maghahanap buhay ako ng marangal. Kahit mahirap, masarap ang pakiramdam na kumita ng perang hindi galing sa masama. Masarap ng buhay ko kahit mag-isa ako. Pero mas masarap siguro kung may kasalo ako.
katuwang at karamay sa buhay. Sana sinta ko na lang minahal mo. Pinapangako kong mamahalin kita at pagsisilbi hanggat habang buhay. Jacinta, anong oras na? Ha? Siguro mga alas G's. Bakit? Nagugutom na kasi ako. Sige, paghahanda kita ng pagkain. Ano ba ang ulam dyan? Merong tinolang manok at saka galunggong. Gusto ko ng ubas. Ubas? Yun kasi ang hinahanap ng panlasa ko kanina pa eh. Sige, bibili lang ako ng ubas. Sandali lang, naku, ha? Naku, nakakaya naman sa'yo. Hindi. Sandali lang to. Sandali lang, ha? Sige, salamat, ha? Ingat. Siya, tamang-tama ang dating mo. Kausap mo na ba si Jacinta? Hindi pa eh. Kumukuha pa ako ng buwelo. Lucia, may sorpresa ako sa'yo. Ano yan? Maatim ng konsyensa ko na kahit napakasama niya, gugutumin natin siya. Oo nga, parang hindi naman tayo mga madre kung hindi natin siya bibigyan ng pagkain. Diba? Bibigyan natin siya ng pagkain. O sige. Paano kakain? Wala naman kayong niluluto. Nakahanda na. Food. Alam niyo mga sisters, kung ganito ba ang mga magic ginagawa niyo nung araw pa, natutuwa ako sa inyo. Ha? Talaga? Nakoy, sana matuwa ka rin pag nalaman mo may laso niya mga pagkain na yan. Joke lang. Nagbibiro lang ako. Sige, kakamay ka na. Joke lang. Gusto mo mauna pa siyang kumain eh, para sigurado. Oo nga. Hindi pa ako gutom. Anong ginagawa mo dito? Nananadya ka ba talagang salsihan ako? Hindi, Jacinta. Kasama ko si ate. Pumunta dito para tingnan yung bayarin sa ospital. Repo sa cash! Musta ka na, Imang?
Bukod sa kabusitan ko sa tatay ko eh, okay naman. Ayan ka na naman, nagagalit ka na naman. Sige, papangit ka. Ano ka ba? Ang pangit-pangit ko na nga. May papangit pa ba ako? Hindi totoo yan, Imang. Ikaw ang pinakamaganda at ikaw ang pinakamahal ko. Imang, bakit? May nasabi ba akong masama? Repo sa cash. Tuwing sinasabi mo kasi yan, nalilito ang damdamin ko. Alam mo, Imang, hindi ka dapat malito sa nararamdaman mo. Tayo ang nararapat sa isa't isa. Pero, hindi pa kita gaano kakilala. Hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Tayo ang bagay, Imang. Dapat tayo ang magkatuluyan dahil tayo ang magkauri. Sa piling kong liligaya ka, dadaling kita sa isang lugar kung saan tayo mamumuhay ng tahimik. Yung walang manlalait sa atin. Bumalik. Nakalimutan ko wallet ko eh. Pero ngayon, parang ayoko na yatang umalis. Jacinta, yan ka na naman. At siya, Jacinta, huwag kayong magdala. Wala na kayong kailangan kabahala dito. Sana nga, Pablo. Lakas mo pala, Imang. Napapatunog mo yung malaking kampana. Oo naman! Repos, Akash. Nagkita tayong muli. Huwag mo sabihin sa aking dinidiskartehan mo ang aking unikaihan. Eh, ano naman ngayon? Anak, kung susumahin mo ang edad nito kumpara sa mga tao, eh matanda pa sa akin yan. Kabatch niya ang lolo mo. Totoo yun, Imang. Ako ang tagabantay sa kapilyon ng batang yan. Mula nung kinuha niya yung walin na abukag at bumuho ang mundo natin, nagdurusa na kami sa Ibargas na Tignapak. Eh, mula pagkabata, pasaway ka na pala. Tapos ngayon, umaasa ka na maniniwala ako sa lahat ng pagbabago ginagawa mo? Oo naman. Dahil tao na ako. At meron akong malasakit. Para sa aking unika, iha. Kita mo, pinagluto pa kita ng pagkain. Ayoko kainin yan. Baka mamaya may lason pa yan. Lason? Walang lason ito. Kaya sana nauna nang bumula ang bibig ko. Maniwala ko sa akin. Wala na akong balak patayin ka. Sa ngayon. Dahil pagod ka na sigurong pagtangkaan akong patayin. Dahil hindi ka naman magtagumpay. Itay, huwag ka nang umasa na tatanggap ako na kahit na ano na galing sa'yo. Dahil mapapahiya ka lang. Repos. Sa'yo na to. Kainin mo, masarap yan. Akong gumawa niya. Sumasamahin niyo po yan, tsaka yung nyog, ilagay niyo sa isang lalagyan. Tita Lourdes, para saan po yan? Para sa simbahan. Pwede po ba akong tumulong? Para ano? Para lasunin mo yung mga tao sa simbahan? Huwag na. Lalong-lalo na si Inang. May tatanong po sana ako. Ano yun? Sa tingin niyo po ba kung magbago ako ng ugali? Kung magpapakabait ba ako? Matututunan ba akong mahalin ni Luke? Malaki ang posibilidad. Kasi kadalasan, nai-inlove ang lalaki sa kabaitan ng babae. Gusto na kasi magbago eh. Gaya ni Daddy. Gusto kong bumawi kay Imang.
Ang pagpapakabait, dapat sarili mong kagustuhan, hindi dahil lang sa isang lalaki. Gusto ko lang po kasi ng tahimik na buhay. Yung walang kaaway. Natakot kasi ako na baka walang magmahal sa akin dahil sa mga kasalanan ko. Veronica, huwag kang umiyak. Sige, tutulungan kita magbago. Ipaglalapit ko kayo ni Imam. Labas na ako ulit. Bibilhin ko na ang hinahanap ng panlasa mo. Ito yung pinagkagawa niyo? Eh, paano kung wala ako dito? Pinahuli ko ni Chasinta. Salamat, Pablo. Hindi kayo ito ginagawa para sa inyo eh. Ginagawa ko ito dahil ayoko masaktan si Chasinta. Eh, hindi naman palagi pwede ko kayo pagtakpan. Sana naman din yung padalain ng sitwasyon mo. Chuto ni ate, ibama naman kayo kay Chasinta. Siguradong matutuwa si Imang pag nalaman niyang gusto mo na magbagong buhay. Kung matutulungan ko nga lang siya sa kahit na anong bagay, kahit tungkol sa love o sa family, o kahit na dun sa wali na abo ka. Bakit mo na malabang kita ng tungkol sa wali na abo ka? Nalaman ko yun dahil nabanggit niya ni Daddy. Alam ko na gustong kunin ni Daddy yun. Pero alam ko rin na ikapapahamak ni Imang yun. Kaya gusto ko sana tulungan si Imang na makuha ang wali na abo ka. Nasa mga kamay na yun ang lolo at lolo niya. Ang mga magulang ni Martin. Saan po sila? Sa Ibargas na Tignapak. Saan yun? Hindi ko alam pero nakapunta na raw si Imang doon sa lugar na yun at si Karma nagdala sa kanya doon. Meron pa nga daw siyang nakilala na kalahin niya na ubod daw ng bait. Siya may hawak ng wali na abukak. Sigurado ka ba, Imang, na ayaw mo talaga itong kainin? Ayoko. Kala ko ba hindi mo mahal yung tatay mo? Ba't umiiyak ka? Hindi ko siya mahal. Kaya ako naiiyak dahil sa galit ko sa kanya. Dahil tuwing naiisip ko lahat ng mga ginawa niya sa akin, gusto ko maghigante. Kaya gusto ko gumakawa ang wali na abuak para matapos na lahat ng kasamaan niya. Alam mo ba, Imang, na kapag umabot ng edad mo sa 18 at hindi pa niya nakukumpleto ang sakripisyo niya, mawawala ang pag-asa niyang magmukhang normal na tao. Malapit na yan, ah. Dalawang linggo na lang yun. Malapit na yun, Imang. Kaya mas lalapit sa siguraduhin na hindi niya matutupad lahat ng mga sakripisyo niya.